What's up mga tol? Today ay tuturo ko sa inyo kung paano mag video editing gamit ang Adobe Premiere Pro. Gumawa ako ng mahabang version, mas detailed sana ang tutorial. Kaso naisip ko baka mainip kayo, so gumawa ulit ako ng bago. Pero mas maiksing version na lang para di kayo maboring. Kung ano lang yung importante sa basic editing, yun muna ang ituturo ko sa inyo para sa mga beginners. Bago kayo mag-video editing, ipunin nyo muna yung mga files na gagamitin nyo sa isang folder para organize tayo. Then lagyan nyo ng title para di kayo malito. Open natin yung Adobe Premiere Pro. Itong Premiere Pro ang isa sa pinakasikat na video editing tool na gamit ng mga professionals. Ang gamit naming version ay 2019. Kung meron man kayong mas luma or mas latest, okay lang yun. Halos wala namang malaking pinagkaiba yan. Pag open nyo ng program, lalabas itong home. Click nyo lang yung new project. Then lagay nyo yung title ng project nyo. Tutorial muna ang ilagay natin na title. Sa taas makikita nyo yung assembly, editing, color, effects, etc. Workspaces ang tawag dyan. Pipili kayo dyan depende kung nasa ang part na kayo ng editing process nyo. Pero sa ngayon, click nyo muna yung editing para sa tutorial natin. Click nyo yung burger menu. Then reset to save layout para ma-reset siya sa default format ng workspace. Dito kasi sa editing, nandito na lahat ng windows na kailangan natin para sa video editing. Yung source window, program window, project window, at timeline window. Windows ang tawag sa bawat panel na ito. Sige, i-drag and drop na natin dito sa project window yung files na gagamitin natin. So, ang gagawin natin sa tutorial na ito is yung common na ginagawa sa mga video editing, which is yung ikakat yung videos, then pagdudugtungin yung mga part, lalagyan ng transition, kukulayan or color correction, lalagyan ng text, maglalagay ng sound, and then i-render. Meron tayong 5 files na i-edit for demo tutorial, 4 videos at isang audio. Ang goal natin is i-cut or eraser yung mga videos, kukuha lang tayo ng maiksing part, then pagdudugtungin natin, i-color correct, lalagyan ng text, magdadagdag ng sound, at i-render. Sige, start na tayo. Itong mga video na ito ay may 2K resolution, except dito sa isa na full HD lang. Kunwari, yung gusto kong maging sequence settings or output natin ay 2K na lang din, gaya nitong format ng video. Ita-drag and drop ko itong isang video natin na may 2K resolution dito sa new item. Then, pag-drop nyo, lalabas itong timeline natin. So, may timeline na tayo. Dito sa timeline, dito tayo mag-e-edit ng video. Kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng bagong file. Ito yung timeline file natin. Pwede tayong gumawa ng maraming timeline sa isang project. I-rename natin itong file na ito para madali nating ma-distinguish. Lagay muna natin, demo tutorial. May 3 methods para mag-cut ng video. Una, pwede tayong mag-shrink ng video. By the way, ang shortcut ng play is spacebar. Yung video nyo sa timeline ay lalabas dito sa program window. Ito yung magiging main monitor natin. Sige, hanapin natin yung part na kukunin natin. Then, i-drag nyo yung start and end ng video para mag-shrink siya, ganun lang kadali. Method 2, gagamit tayo ng razor. Yung razor ay nandito sa tool window or shortcut sa keyboard ay C. Method 3, gagamitin natin yung source window para ma-pinpoint yung part na kukunin natin. Gagamit tayo ng mark in and mark out. Then, i-drag and drop natin ito sa timeline. Mapapansin nyo yung isang video, di siya fit sa screen natin dahil full HD lang siya. Remember na ang ginamit nating settings ay 2K. Para mag-fit siya, right-click nyo lang yung video, then set to frame size. Para sa transition, i-hover nyo yung cursor nyo sa pagitan ng dalawang video. And then, click nyo yung apply default transition. And para mag-add ng audio, drag and drop lang din sa timeline. Dito sa baba, sa audio tracks. Para mag-color correct, add tayo ng adjustment layer. Then drag nyo yung adjustment layer sa taas ng video. Sa adjustment layer, dito natin ilalagay yung color correction para lahat ng video ay sama-samang ma-color correct. Click nyo yung color na workspace sa taas. Makikita nyo dito sa Lumetri, para siyang Photoshop. May exposure,
contrast, shadow, highlights, color curve, color wheel, at vignette. Sa adjustment layer, makukulayan natin lahat ng video. Pero pwede pa rin nating i-edit individually yung color correction per video. Kunwari, itong isang video na ito ay gusto nating baguhin ng kulay. So click nyo lang yung video na gusto nyong i-color correct at yun lang ang mababago. Para mag-add ng text, click nyo lang itong T icon. Then, type nyo yung text nyo. For additional tips, punta tayo dito sa effect controls. Nandito yung position, scale, rotation, and opacity effects. Make sure lang na i-click nyo yung video na babaguhin nyo bago nyo ito gamitin. Para naman ihina or ilakas yung volume ng audio, drag nyo lang itong level bar na ito. Para naman mag-screenshot or screen grab, click nyo lang itong camera icon or export frame button. And last, para mag-render, click nyo yung timeline window. Then punta kayo sa file, export, media. Piliin yung format ay yung universal, yung MP4 or yung H.264. Then change yung name ng video and folder na pagsisaveban nyo. Then click yung render at maximum depth and use maximum render quality. Target bitrate is 10. Yun ang ideal para di ganun ka low quality at hindi ganun kalaki ang file size. Hit export. And ito, mag-render na siya. So after render, ito na yung video natin. Sige, i-play natin. So ayan mga tol, sana may natutunan ulit kayo sa video na ito, kahit rush tutorial lang ito. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang at sasagutin natin agad dyan. Ito si Doc Otep, God bless and peace out.